Magandang hapon po sa ating lahat. Papunta tayo sa ating Paro Aspeto. Tingnan natin yung ating nasel kasi palaging nasisira yung nasel natin. I-check po natin yan. Sana itong huli kong nabili is matibay na po. Sige po, tingnan natin yung nasel natin. Ito yung mga binili natin nung previous. Ito yung libre. Ito nyo yung libre. Ito madaling masira, 1 linggo lang. Wala pang 1 linggo, sira agad. Tapos ito yung pangalawa. Tapos ito yung panghuli. Panghuli nating binili. Natin yung mga... So, ito na po yung huli nating binili. Ito. So, tingin ko, napakatibay nito. Te-testing na rin natin. So, ito yung una na binili natin. So, madaling masira. Tapos, ito yung pangalawa na nasira din agad. Ano to eh? Yung... Ayan o, pag umandar na yung high pressure natin, minsan tumatalsik to sa kaya hindi maganda, sira din agad. So, pangalawa. Tapos, ito yung pangatlo natin binili. Kaso, ang problema naman, ito yung hose kasi ito yung sira akong hose, pinutol ko lang. So, pag kinabit natin itong hose natin dito, ayan, so ano lang siya, yung hindi siya kumakapit kasi ang liit ng thread niya. Ayan, ang liit lang. So, pag kinabit niya yan dito, pasok siya pero sumisingaw naman yung tubig, singawan dito sa gilid. Kahit merong o-ring yan o yung rubber dito, sumisingaw pa rin yan. So ang ginawa ko, bumili ako ng female to male para ma-extend yung thread niya. Ayan, kita nyo, mas mahaba na siya. So, pag nilagay nyo yan dito, ayan, pasok na. Kaso, ang problema, kailangan meron din siyang o-ring dito na ilalagay. So, total, meron naman ako nasirang hose. Kinuha ko yung o-ring nito. Kinabit ko rito. Tapos, tsaka ko sinalpak. Ayan. Pagkasalpak na ito, hindi na ito tumatagas kasi yan, pag wala siyang o-ring eh, tatagas dito yan. Tulad ito. Ito yung ginawa natin. Ayan. So may o-ring siya dito. Meron din siyang o-ring dito. Alam, meron din siyang o-ring. Yung bagong hose natin, kailangan. Pag kinabit natin siya dito, meron din tong may o-ring din dito. Para wala talagang tagas. Dalawa yung bali, magiging dalawa yung o-ring natin. Dito, sa unahan, at dito sa isa. Ayan o. May o-ring dito, may o-ring doon. O, testingin po natin. So, ito yung mga huling nasel natin. Itong kulay itim. Bali, 3,200 PSI. So, malakas yan talagang high pressure. Sige. Hulugan po natin ng bariya yung ating car wash machine. Bariya. Ayan. 5 peso coin. So, ang sa akin po is 3 minutes 5 peso. So, hulugan natin. Ayan o, makikita nyo po talagang walang tagas o. Ayan. Napakaganda o. Napakaganda niya o. Ayan, wala pong katagas-tagas oh. Kagandang nasel. Mahigpit talaga ito.
Ayun o. Wala akong makikita. Kailangan may o-ring ka doon at o-ring dito. Wala siyang pagas. Ang napakatibay na to. Inisin na rin natin yung motor natin para wala yung mga putik, tabok. Yan. So, ayun, marami pa tayong time. I-post na lang muna natin ating car wash machine. Ayan, pinaus muna natin para ma-explain pa natin yung iba. So ito, so, kung magpapalit kayo ng ganito, itong pinaka sa tingin ko, ito yung pinaka the best option. So ayan, i-update ko kayo kung masisira to, pero tingin ko tibay na siya. Kaysa dito sa pinalit ko, hindi matibay. So pag ano ng pressure, may chance na, ay merong talagang ano, sira talaga. Tumalsik nga daw sabi ng customer natin, tumalsik itong ano na to. Hindi maganda. So ito yung pinaka free natin, itong may tube na to. Dito siya nasira oh. Itong ano na to, kakapihit, ikot, kakaikot ng mga customer, sira agad. So hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan tayo. Paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. See you na lang po sa susunod nating video. Salamat po.